Delikadong babalik ng Garden ng Miami Heat mga bro, hinalimaw ni Jason Tatum at Jaylen Brown ng 4th quarter. Bastusan pang nagsiuwian ng crowd sa Miami Heat. Crucial Game 5, Boston Celtics versus Miami Heat. Galing sa isang napakapangit na laro nung Game 4 ang Heat. Matapos lamang mag-combine ng kanilang Big 3 ng 17 total points, mas marami pang ang nagawang puntos dyan si Oladipo. Well, kompleto na ang key players para sa Boston dahil balik lineup na ulit si Marcus Smart, pero injured pa din para sa Miami ang kanilang leading scorer mula sa bench na si Tyler Hero. So opening quarter, maagang ininda ni Tatum ang kanyang shoulder injury, kaya naman nalimitahan lang siya na may 1 point shooting 0-4-4 sa field. Sa first 7 minutes ng laban, pinangawakan pa ng Boston ang 5 point lead na pinangunahan ni Robert Williams. Samantalang si Bam Adebayo naman ang naging sagot ng Miami Heat, na kahit papano maagang naging aggressive sa opensa kung saan leading scorer ng Miami ang kanyang 6 points na sinundan naman ng 5 points ni Jimmy Butler. Sa sobrang tindi nga ng laban mga bro, natapos ang first quarter sa score na 19-17, lamang lang ng 2 points dyan ang Miami Heat. Second quarter, magandang balita sa Miami Heat dahil kahit injured ang kanilang leading scorer sa bench, ramdam na ramdam pa din ang opensa ng kanilang second unit. Halos buong quarter, second unit nila ang bumirada sa opensa mga bro, na may total na 18 points sa first half. Tinapos na lang din ng maganda ni Adebayo ang quarter with another 4 straight points, 42-37. Hawak pa din ng Miami Heat ang laban. Samantalang napako naman sa 4 na puntos ang meron itong si Jason Tatum while shooting 1 of 9 pagdating sa field. Entering of third quarter, agad na gumawa ng run dyan ang Boston kung saan na ibalik din nila sa kanila ang kalamangan ng dahil sa 8-0 run, 45-42. Tila sa play naman na to, pwedeng manalo ng Oscar Award si Kyle Lowry dahil sa lupit nitong umakting mga bro. Mabuti na lang nagkaroon ng pagbawi ang Miami Heat mula sa opensang binigay nila Gabe Vincent at Duncan Robinson. Pero yun nga lang, tinapos naman ng Boston ang quarter na may 10-0 run, dahilan kung bakit pumalo na sa double digit ang lead nila sa Miami Heat, 69-58. Talagang kulang na kulang pa din sa tulong mula sa opensa itong si Kyle Lowry na wala pa ding naitatalang punto sa third quarter, shooting 0-4-5 sa field, malayo sa ganda ng inilaro niya noong game 3. Fourth and final quarter, biglang nasa takeover mode na sila Tatum at Brown. Inumpisa nila ang quarter mula sa mainit na 14-2 run kung saan nagpaulan silang dalawa ng 3 points, kaya naman pumalo din sa 20 ang lead nila sa Miami Heat. Though bumawi naman ang Heat dahil kumana ng 8 straight points dyan si Bam Adebayo, sabayan pa ng 3 points ni Robinson, pero hindi naman tumagal yan at pinatahimik ulit ni Brown ng crowd nang dahil sa monster dunk, hindi na bumalak sumabay pa dyan si Bam Adebayo. Pumasok ng last 2 minutes, nahawak pa din ng Boston ng 15 point lead, 91-76, hanggang sa tinuldukan na nga ni Jaylen Brown itong panalo ng Boston sa Game 5. Nakapagdala ng 18 points para sa Heat itong si Bam Adebayo, samantalang 13 para kay Butler at 0 point para kay Kyle Lowry. Sa Boston naman, 25 points para kay Jaylen Brown at 22 para kay Tatum at 16 points para kay Horford.